So here is one of our project from a company based in Alabang. Our task is to install a new switch and then rearrange all the cables. What will I do is take a piece of paper and write down all the important ports on each equipment. We have a roadblock in this situation. We cannot move or rearrange the patch panels because the cables are too tight that it might get loose at the back. So my decision is to install the new switch on the topmost part of the rack. Here, the new switch is already installed and my teammate James has started to crimp the Ethernet cables. I didn't bring any Cat5e cables, which is easier to bend and twist. Nonetheless, an IT has to do whatever resources he has at the very moment. So as expected, here we are. Colors were not coordinated and cables were kind of difficult to bend. For sure, I will be coming back here and replace the other cables and rearrange it aesthetically. But at the end of the day, what is important is that all the ports are working and we finish within the schedule. No downtime for the company and 0% revenue loss. Well, this cabinet could be our next project. Obviously, this will really need the right cabling infrastructure. While waiting sa grab car, shoutout pala muna kay Sir Aaron De La Peña for helping me out para makapag-book dito sa Hop-In Hotel Alabang. Thank you sir. Nice yung place, malapit pa sa Molito Mall and affordable yung rates nila. Di man traffic no, boss? Medyo lang. Tama itong lugar na to sir, kahit na ano. Oo nga eh. Malabang sa puti na to eh. Grabe dito. So here, nag-grab ako from Hop-In Hotel to SM South Mall kung saan ako nakasakay ng jeep papuntang Las Piñas kung nasaan yung next client ko na si Sir Broad. From this section onwards, pagpasensyahan nyo na if shaky yung movement ng video. Sabihan ko na rin yung si Sir Broad na parating na ako. Anong pangalan nitong aso? Si Wanda po. Ah, Wanda. Hi. Good morning. Anong computer sir board? Ito po. Ah, ito. Anong huling ginawa mo? Ito po. Ah. Ito, yung case pinalitan. Tapos? Kasi yung nakaraang case, sira. Tapos, yun ba? Yung ano, yung pinalitan yung CPU, yung i5, pinalitan ng Pentium na ano. Tapos yung motherboard, pinalitan din, ginawang bago. Tsaka yung RAM, ginawa rin bago. Yan, mukhang bago nga. Tapos, bago magloko, ano nangyari? Anong install mo? Walang in-install. Matagal lang siyang hindi nagamit kasi hindi naman lagi nagko-computer ko. Nung binuksan namin siya, may error. Yung pinakita ko sa inyo, error. Yun yung lumalabas. So, ang ginawa namin, pumunta kami ng BIOS. So, hindi namin alam ko anong problema. So, silipin ko muna. Focus ako muna. Mukhang bago naman yung linis to eh, no? Bago linis nga yan. Nililinis yun yung kuya bago niya ibalik sa amin lagi.
Sige, sige. Sige, try ko muna ha. No VGA input. Half stock. So, ganyan lang siya. May fan. May LED. Walang video. Nag power off. Ah, nagre-restart, no? Sige. Hinugod ko yung hard drive tsaka memory. Let's see kung tutuloy siya. Dapat tumunog yan. Thermal paste to, sir bud. Medyo maluwag yung pagkakabit siguro yun ng thermal paste. Ngayon, pag nakita mong dry to, sabihin, ito yung problema. Ay, maluwag eh. Dapat hindi siya maluwag. Ayun, dry siya. Hawakan mo, dry siya. Hindi siya maayos pagkakabit. So, kaya nag-overheat. Or kaya nag-restart. Okay? Yung nga lang yung problema. Yun, makakahingi lang ako, sir bud, ng ano. Kahit may fiber ka dyan, fiber cloth. Wala. Kahit anong tela lang, manipis na tela. Pampupunas ko lang dito, may alcohol naman ako. Manipis na tela. Parang ano lang binayaran, nasa umabot yung 5K. 5K na? Kasama na nyo yung ano? Ah, casing. Saka yung power supply. Kung brand nyo. Ah. So, kaya yun, oh, mukhang second hand tong board. Ay, manikabok ko. Ayun. Hindi siya brand new yung board. Nagyan ko na ng thermal paste. Let's see kung magano siya. So ayan, pinalitan na natin yung thermal paste. Hindi ko napakita. Okay lang. Ayan na, on natin. Let's see. Nagpalit tayong thermal paste ha. Ah, ganun pa rin. Let's see. Ganun pa yan. Isa pang boot. Keyboard. Ito dapat may F1 to. Hindi siya gagana kasi wala siyang hard drive. Hard drive na siya. Dapat gumana na ang screen nito. No keyboard detected pa rin. Lumulubog yung keyboard. Windows 10 ba yan? Yeah. May mga issue pa yung 11, so ayan. Okay na yan, sir bro. Yan ba yung desktop mo? Ah, ayan, so nagana. Same kaya pag yaksak sa ano, graphics card. Let's see. Pagkabit natin. Pero ikakabit ko muna. Ano yun? Nagpapatay-patay siya. Hindi, sab. Ito yan. Ready ka na ba, sir? Ready. Sir bro. Ready na? Sige, sige, game din. May power siya. Okay. So, nagpalit kami ng motherboard. Yung lumang motherboard yung ginamit namin. Oops. Let's see. Kala ko wala eh. Hop. Na-auto ka ba? Ayan. Yun. Ayan, ganyan siya. Nang una? Oh, no! Sige, sige. Mahawak nga, sir. So, nandiyan na tayo sa pinaka-main problem namin nung una. Ay, talaga? Yan talaga yung pinaka-problema niya. Okay. So, sa attacking stone. Yung SATA mo, yung 120 gig. Apa, yung mas maliit, yun yung SATA.
Lapit ko sa monitor para ito yan. Ito, meron akong boot manager. Ito. Let's see kung gagana na siya ulit. Nung wala ito. Kasi inaanapan ka niya naman pang boot. Gana pa rin siya, di ba? So, kailangan ito para ma-repair natin yung... Ay, dyan lang yung sa Windows update. Alam mo na yung Windows update. Kala ko namin puntahan pa mga site-site na. Let's see kung nagana siya. Pero issue dito na naman yun. Ayan si Sir Brod. Sir, ano? Okay na ba? Okay na, okay. Thank you sa pagtitiwala. Nahiya pa. Mask ko, princess. Ha? Tingka dito. Kukunin ko yung mask ko. Thanks for checking out this video. That was my first time doing it, to record my travel from house to my client. It makes me feel good when I'm helping others no matter what, no matter gaano kalayo or kalapit yung lugar nila. It gives me a sense of purpose whenever they send me a message na need nila ng help. Yung best benefit, of course, you create stronger friendships with your clients. Well, the next video, or here, is very unique. Check out this video kung paano ko tinuruan yung wife, my wife, yes, my wife, on how to install a dual gas spring monitor arm. Alright? Well, I almost died.